Hello po mga tender, mapagpalang tanghali sa inyo mga tender, no? May sisira naman ako sa inyo na mga uri ng ngutya ng kahoy o kahoy na naging bato. Ayan po siya, uri po siya ng kahoy na naging bato. Tinatawag na mutya ng kahoy. Tawagin. Ayan, malalakas po yan sa pagdipinsa sa mga matutulis na bagay, no? Yan, iba't ibang klase yan mga tander. Yan yan. Magagaling to mga tander. Magaling sa pangdipinsa at proteksyon, no? Sa ating araw-araw na trabaho. Yan. Pero bago tayo magpaliwanag ng visa nito mga tander, no? Ay paalala muna tayo sa mga bagong napadaan dyan, mga bagong manunood sa ating videos, munting channel. Ito pong videos na ito, ito pong channel na ito, ito po ay para lang po sa mga taong naniniwala ng mga anting-anting agim at mga lalaning sa katawan, mga mutya ng kalikasan at tihim ng karunong ano. Sapagkat kung hindi naman po kayo naniniwala ay maaari nyo na pong iskip yung channel. Respect lang po sa mga antingero at sa mga taong naniniwala ng mga agim at mga mutya ng kalikasan hanggang ngayon. Respeto lang po, para respeto din po tayo. At atin din pong irespeto ang ating dakilang Diyos na sa langit, ating Panginoon na gawa ng ating mundo, no? Yan lang po matander, sana ay naintindihan niyo. Balik tayo dito sa paliwanag dito matanda na. Ito po ang tinatawag na mutya ng kahoy o uri ng kahoy na naging bato. Yan po sila matanda. Tignan niyo matanda, lalakas niyan. Yan o. Lakas ng aura niyan matanda. Ito yung pinagtagaan, no? Nagputulan ba? Naging bato na siya matander. Ito malaki to. Ito itim. Bato na siya. Dignum na kahoy na bato na. Kaya ito. Kahoy na naging bato. Labo man yung camera. Nalabo matander. Balik tayo din sa paliwanag matanda, no? Ito ay magaling sa protection sa bala, no? Bala, itak, kutsilyo, bangkaw. Yan. Magaling po siya pang dipinsa. At saka magaling din siya sa mga panlihis. Panlihis ng panganib at disgrasya, no? Kapag nasa panganib ka, ililis ka na. Ililis ka na niya. At sa mga sakuna, no? Tsaka magaling din siya pang protection sa mga negative energy, no? Yung mga tulad ng mga gawa ng sa kabila, yung mga barang kulam. Yan, protection din po yan. At saka may taglay din siyang galing sa karisma at sa kuan mo, buhay mo, no? Nagbibigay po siya ng swerte, ng kaya niyang pa-improve yung ano mo ba, yung buhay mo, at bigyan ka ng kapangyarihan na mag improve yung negosyo mo, no? O swertehin, swertehin ka sa trabaho at sa negosyo. Meron din niyang kapangyarihan na ganyan kapag may taglay ka pong mutya ng kahoy o kahoy na naging bato. Yan, magaling po yan dyan. At tingnan niyo matanda, lalakas ng aura niyan. Yan o.
lakas niyang matandil. Kung maglimos po kayo, gusto niyo po nito matandil, hanapin niyo lang po sa Facebook page ko, no? Otol Thunder Vlog. Yung nakasakay sa motor, no? Hanapin niyo lang yun. Doon po kayo mag-comment and mag-chat sa kung ano po yung lilimusan niyo na mutya, no? Yan. Pero bago tayo mag-kuan matandil, no? Paalala muna tayo matandir, no? Ang mga mutya pala matandir, no? Pwede mo siyang dalhin sa CR kung ihi ka. Kasi marami nagtatanong na subscriber natin kung bawal CR. Pwede po siyang dalhin kung ihi ka lang. Huwag lang po yung babawas ka, no? Kasi yun po ay may negative energy po dyan na hindi iniiwasan natin na masagap ng ating mutya, no? Na negative energy. Kasi yung pagdudumoy po matandir, iiwan na lang natin kung saan natin maiwan, no? Kaso yun natin kung sa mall man tayo, iiwan na lang natin sa guard, no? Sa security guard o kaya sa kasama mo, para maiwasan natin yung negative inerya na mahigop ng ating mukya. Sana'y naliwanag kay matandir, no? Panatilihin lang natin malakas yung kwan ba, yung aura ng ating mukya, yung kapangyarihan. At saka paalala ni Otol Thunder, ito pong mga mutya matandir, hindi po ito tulad ng kapangyarihan na nakikita nyo sa pelikula, no? Yan po ay kusang naga na po yan. Kapag po naglimos kayo sa tingiro ay padasalan nyo na para kusang naga na siya. Kasi yan po ay likas, galing sa kalikasan, likas po siya naga na. Kapag dala-dala nyo po, puproteksyonan po kayo niyan. Mga gabay po lamang sa buhay ito. Doon pa rin tayo magtawag sa taas, magdarasal. Kasi sila nagawa ng kalikasan para pinahiram lang sa atin mga mutya ng kalikasan, mga gimat, para magamit natin pang-proteksyon sa ating sarili, sa araw-araw nating trabaho at ating buhay sa ating pamilya. Huwag po nating abusuhin yung kwan ba. Kung ganun yung kapangyarihan nun, pero masama yung matanda, no? Sa kabila po yun, yung sinasabi nyo na agad-agad na gana. Yung ginagamit sa mga masamang loob. Huwag po tayong sa ganyan matandir, sa kaputihan lang po tayo para pagpalaim pa po tayo, no? Sa kaysa sa kabila po yan, yung sinasabi nyo na kusang gagana talaga kagad kapag na nagamit mo. Pero sa kabila po yan, huwag po tayong gumamit ng ganon. Dito lang po tayo sa ating Panginoon, dakilang Diyos na sa langit, makapangyarihan sa lahat na gawa ng ating mundo, no? Yan. Doon pa rin tayo magdarasal sa Kanya. Tumawag tayo sa Kanya. Panalangin nyo lang na palakasin nyo yung hawak nyong agimat na mutya ng kahoy. Sana ibigyan ng kapangyarihan at kalakasan, no? Para maging magaling sa pagproteksyon. Tapos magpasalamat ka. Yan lang po ang panalangin doon. Huwag nating abahan, basta makapagtawag tayo sa taas, sa ating Panginoon Diyos, dakilang Diyos na sa langit, no? Yan lang po matandir. Muli at mapagpalang araw sa inyo. God bless to all matandir. Sa susunod muli na aking video sa Panginoon.